Hi! Hello! Sa video na to, ang atin pong tatalakayin ay ito, ang pagkukumpuni nito. Dumating ho kasi sira. Hindi daw gumagana. Atin bubuksan, atin check upin kung ano sira at kung may pag-asa pa. Kung may pag-asa, yes! Kung pag wala, pasensya. Coming up next, in this video, huwag po kayong aalis. Ang inyo pong lingkod ay nag-start ng electronic repairs 1978, 77, something ganon, sa province namin, sa Aurora. And then, nagtapos po yan, yung repair shop na yan, middle of 2017. So ito, binabahagi ko na po ang aking kaalaman para sa inyo. Simple at nang magamit nyo sa inyong mga appliances. Kaya huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe, like the video, and comment below. Hit the bell para yung mga susunod na video meron kayo. Notification. Salamat po. Tuloy na natin. Diba? Ipa-plug ko. Pinlag ko. Tingnan nyo to, ho. Yun, umilaw na. Ibig sabihin yan, yung kuryente galing dito sa plug, sa socket, dito po sa socket, pumasok na sa plancha. Umilaw eh. Kaso, ayaw siyang mag-init. I-off na natin. Kaya, bubuksan natin to. Pag-aaralan, titingnan kung ano problema. Sige po. Isa pong paalala, lagi nyo pong bubunutin to. Para hindi po tayo makuryente, bunutin, siguraduhin. Ayos. Kay long nose o kaya flat na screwdriver, rusungkitin mo lang naman. Tapos na. Nakalas na. Meron po tayong aalisin. Ano po? Ito yung nakakawit dito. Pag ikot mong ganun, umiikot. Yan. Ganyan lang ho yan. Okay? Tago natin doon. Okay. Tanggalin ho natin, no? Ang isusunod doon natin ay ito. Yung kadugtong nito, ho. Yung kadugtong nito. Please, unplug mo. Para hindi tayo makuryente. Mahirap po yun. Wala na akong kuryente yan. Kasi, hindi ho nakaplug. Eto. Okay, tanggalin na natin. Tatlong tornilyo. Isa, dalawa, saka meron pa ho dun sa loob. Kita ko sa inyo maya-maya. Okay, first tornilyo, alisin ho natin, no? Ito yung ano, kung tawagin naming mga technician, pilot light or pilot lamp. Umiilaw ho yan kapag may pumapasok na na kuryente. Pag inon mo. Pero kalasin ho natin, no? Ayan, tanggal na. Tabi natin. Ang susunod po natin kakalasin ay ito. Ito. Yan ang tornilyong kakalasin. At pati ho yung kabila. Para ho matanggal to. Para mawala ito. Mag-separate sila. Magmasdan ho ninyo, ho. Yan. Nakalas na po.
tatabi natin, ano po? Ito po yun. Ito po yung mechanism na nagko-control ng heat. Ito po yun. Kapag inon mo, on, pag ganyan lang, minimal. Kunti lang ang init. Pero pag tinodo mong ganun, lalakas yan. Ito po yun. Ito yung mechanism na siyang namamahala ng temperature control nitong plancha. Okay? Alisin ko muna ho. Kanina, pag on natin umilaw, ibig sabihin, itong kawad na nakakabit dito, pag on natin, may pumasok na na kuryente dito sa caldrad. Ano ba ang caldrad? Ang caldrad ho ay siyang umiinit. Siya ang buhay ng plancha. Papakita ko sa inyo kung ano ang caldrad. Ang caldrad, nasa ilalim po nito. So, tanggalin natin. Ito, pabigat, metal na umiinit din para magtagal yung init ng plancha, ano po, ng ilalim. Pangalawa, tulong din ho to sa init. At pag nag-off, matagal bago maubos yung init. Kasi may init ito, tinatransfer din dito. Ganun lang ho yun, no? So ito, tatabi natin. Ah, ito pala. Meron pa ho isa. Ito. Ito kung tawagin ng mga gaya namin technician, a thermal fuse. Temperature activated fuse. Activated na napuputol ho siya. Nakakat para wala nang pumasok na kuryente sa kabuuan. Protection ho ba yan? Fuse, protection, cut off ang power. Pag ito naputol, hindi po iilaw ito. Wala pong ilaw yan kasi walang pumasok na kuryente. Ngayon, dahil sa umilaw yung pilot lamp, pumasok ang kuryente hanggang dito. Ito ang suspect, nasira kasi hindi uminit. Pero titeste rin ho natin ito ng tester. Multitester lang, mahalalaman na natin kung sira ito o ito. Tetestingin ho natin. Kunin ko lang ho yung tester ho. Andali lang tayo. Multitester. Ayan. Kapag humuni, gudu yun. Ito ang ating titest rin kung ito ay broken. Wala na. Hindi na siya nagpa-function ng mahusay. Sa pamamagitan. Pag tumunog, okay pa. Pag hindi tumunog, wala. Yun. Alright. So, buo pa yung ating thermal fuse. Walang problema. Kinakabahan mo ako dito. Baka itong caldrad ang sira. Hindi ho natin kailangan padaanan ng kuryente ho. Titingnan ho natin kung buo ito, itong caldrad, o hindi. Sa pamamagitan ng tester. Ilalagay ko ho dito sa times 10. Po. Yun, times 10. Ano po? Kung buo ito, kung hindi sa gitna, dito, 1/4 ng deflection, o kaya half ng meter, deflected yan, deflection, or banda rito. Depende po kasi yon sa impedance noong coil. Kung hindi po aalis ito, di gagalaw hanggang dito, sira. Kung gagalaw ho yan hanggang dito, good. Kalahati, good. Hanggang dito, good. Okay. Pag pumalo yan dito, shorted. Kung shorted ho yan, puputok ito. Itong thermal fuse. Ah, testerin ho natin, no? Yan. Para makita nyo. Yun. Alright. Itong thermal fuse, gagana din ho yan. Ayan.
Ibig sabihin, yung magana tester, good ito. Good ho ire. Now, eto ngayon ang titester rin natin. Itong dalawang end na to. Ito kasi nakadugtong doon sa loob, ito nakadugtong doon sa loob. Pag ito gumalaw, yung needle gumalaw, good. Wala. Naku, disgrasya. Good ang tester kasi nag-deflect. Wala. Sorry. Sira ang calrod. Wala na po tayong remedy kasi wala pong nabibiling calrod nito, mga plancha. Tapon ang plancha. Well, hindi ko na po ito sasauli. Kukunin ko lang ito at itatabi ko. Kukunin ko din yung kawad, yung cord, baka magamit ko rin sa ibang paraan. Sayang, ano po? Sayang, hindi natin mabuo at hindi natin mapainit. Sayang. Anyway, talagang ganun. Siya nga pala, bala ko hong maggumawa ng video para pag-aralan natin o lecture paano gumamit ng multi-tester. Ganito hong tester, ayaw ko po kasi ng digital. Ganito pong tester from 1978 hanggang 2017 na nagte-technician ako, na may shop ako. Ganito lang ho ang aking ginagamit. Nasisira, pero bumibili ako. Kapalit. Po. Ilan yan? Siguro ang dami. Ganito ang tester. Ito po ituturo ko sa inyo. Walang sikreto. Sasabihin ko lahat para matutunan nyo ang paggamit. Pati precaution. Paano hindi masira ito. Di ba? So, eto ngayon, tatabi ko na. Sayang, ano? Sayang. Hindi natin nayari. Ganun pa man, meron ho tayong darating na, anong tawag ng rice cooker, tsaka bread toaster. Meron nung parating. Ine-edit ko na ngayon. Next week siguro, may isa na. Sige po. Magpapaalam na po ako sa inyo. Just don't forget to like the video and have a comment below para malaman ko kung ano ang inyong nasa isip, di ba? Kung gusto nyong makita yung mga susunod na video, hit that bell. Mm-hmm. Subscribe ho kayo para nagkikita tayo lagi-lagi. Sige po. Bye-bye. See you in the next video. Bye. Thank you.